In Jesus' name we pray. Amen. Nandito po tayo sa paragraph, chapter 29, paragraph 2. Paragraph 2 ng chapter 29. Maiksi lamang po ang paragraph na ito, pero kahit maiksi lang ang paragraph na ito, I don't think we could finish the entire paragraph this morning. So, let's cover as far as we could. Chapter 29, paragraph 2. Ang sabi po dito, ang mga taong tanging nakapagpapasakop sa mga ordinansyang ito, referring to water baptism and Lord's Supper, ay ang mga tunay na nagpapahayag ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. In other words, it's strictly believers baptism and believers Lord's Supper. Yun po ang ating pinaninindigan bilang mga mananampalatayang Reformed Baptist. It's strictly believers baptism and believers Lord's Supper. Yun ang nakasaad sa paragraph number 2. Those who do actually profess repentance towards God, faith in and obedience to our Lord Jesus are the only proper subjects of this ordinance. Kung ating talakayin po ang usapin patungkol sa water baptism, mga kapatid, mga kaibigan, ang pinakaunang itanong natin, sino ang ibabautismo? Or sino ang babautismuhan? Of course, mahalagang issue din ito, pero secondary lang ito, yung tipong what is the mode of baptism? Ito ba ay sprinkling, immersion, or pouring? Mahalagang katanungan na hindi natin pwedeng i-ignore, at maraming mga iba't ibang opinion ng mga Christians and evangelicals patungkol dyan, pero ang pinaka-importanting katanungan na hindi natin maaring palagpasin is sino ang ating babautismuhan? Sino ang ating babautismuhan? Malinaw na sinagot yan ng paragraph 2 ng chapter 29 ng ating Confession of Faith. Those who do actually profess repentance towards God, faith in and obedience to our Lord Jesus are the only proper subjects of this ordinance. Malinaw po yung assertion ng ating Confession of Faith. They are the only proper subjects of baptism. At sino-sino sila? Sila yung nag-actually profess repentance towards God, faith in, and obedience to our Lord Jesus Christ. At katulad ng natalakay na po natin noong mga nakaraang linggo, marami pong mga believers na nagdi-disagree, even though they share our evangelical and reformed convictions. Mga paedobaptists, naniniwala sila na ang baptism ay i-administer din sa mga sanggol, sa mga infants of believing parents. Ito ang sinasabi ng Westminster Confession of Faith, chapter 28, paragraph 4 ng Westminster. Pakinggan po ninyo. Ang sabi po dito, not only those that do actually profess faith and obedience unto Christ, hindi lamang daw sila ang bibinyagan, but also the infants of one or both believing parents are to be baptized. Yun ang nakasaad sa Westminster Confession of Faith. Now, we will deal with the matter of the appropriate subjects of baptism sa ilalim ng dalawang heads, mga kapatid, mga kaibigan. Una, the Baptist position supported. So yun ang pinakaunang heading. Natatalakayin natin sa umagang ito. Next Sunday, Lord be willing, the paedobaptist argument considered. Ano pong ibig sabihin ng paedobaptist? Paedo, from the word pedia. Ibig sabihin, sila yung mga nagbibinyag ng mga sanggol. So ang focus po ng ating pag-aaral ngayon ay bigyan nating suporta yung Baptist position na adult lamang ang bibinyagan and confessed disciples. Yung believers only baptism. Okay, so nawa po ay tulungan po tayo ng ating Panginoon
sa ating pag-aaral sa umagang ito, straightforward naman po ang ating confession of faith, no? Straightforward na believers lamang talaga ang bibinyagan at hindi po kasama po ang sanggol. And there are three lines of New Testament evidence na ating i-consider po, mga kapatid, mga kaibigan. Nung sinulat ng writers of the Confession of Faith, ang paragraph 2, yung sinasabi nilang, those who do actually profess repentance towards God, faith in and obedience to our Lord Jesus, malinaw po na ang nasa isipan po nila ay ang implication ng significance of baptism na tinalakay sa paragraph 1. Ano ba ang significance of baptism in paragraph 1? It symbolizes our union with Christ. And what is our union with Christ? It is the result of, it results in the forgiveness of sins and the newness of life. Yun po ang significance ng water baptism na tinalakay natin sa paragraph 1. So, kung ang water baptism ay nagsisignify or nagsisimbolize ng ating union with Christ, kapatawaran sa kasalanan at bagong buhay, malinaw po mga kapatid, obvious na obvious na ang baptism ay hindi maaaring i-administer sa mga infants. Dahil ang mga infants ay hindi capable of comprehending the gospel. Hindi pa nila nauunawaan ang ebanghelyo. At mas lalong, hindi sila nakakapagtugon ng appropriate response. Hindi sila nakakapagpapahayag ng appropriate response ng pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And it is precisely here that the practical impact of one's position on the appropriate subject of baptism becomes very apparent. Ang ating saving union with Christ na nag-i-indicate na ang ating kasalanan ay napatawad, na kinukumit na natin ang ating sarili sa ating Panginoong Hesukristo at lumakad tayo sa bagong buhay. Kanino yan nakikita? Sa mga sanggol or sa mga adult na nag-profess ng pananampalataya kay Kristo? And to put it another way, to whom may a church say, you are a Christian? Ang sanggol ba? Ang sasabihan natin, sanggol, Christian ka. Yun ang message ng Roman Catholic religion. Kaya, yung mga cake nila pagkatapos ng kanilang infant baptism, may sinasabi doon sa cake, welcome to the Christian world. But shall we follow the same? Nasasabihin natin, ikaw, Christian ka na. Sapagkat ang baptism ay nagsisignify ng ating union with Christ. Nagsisignify na ang ating kasalanan ay pinatawad na lahat dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at pagsisisi sa kasalanan. In other words, when we baptize somebody, we are confirming, as far as our discernment is concerned, we are validating. As far as our discernment is concerned, dahil meron naman talagang nakakalusot, honestly speaking. But sa ating sincere discernment and lahat ng ating makakayang gawin, napatunayan natin na Christian yung taong iyon, kaya i-baptize. So when we baptize somebody, we are really saying to him or to her, you are a Christian. Now, masasabi mo ba yan sa isang sanggol? You are a Christian? Totoo na ang baptism ay hindi naman po nagliligtas. Tubig lang po yun eh. Ritual lang yun. Pero totoo na ang iglesia ay walang karapatan na mag-pronounce ng infallible pronouncement na ikaw ay tunay na Christian. Yung ating pagtanggap ng mga members dito sa church, yun po ay nakabatay sa ating honest to goodness na discernment sa membership interview. Pero kung ang church ay nag-a-administer ng baptism, siya po ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon ayon sa mandato ng Matthew chapter 28, verse 19 and 20. At sino po ang babaptismuhan sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20? And this is the great commission common to us. Ang sabi po dito, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,
at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Malinaw po na ang mga disciples lamang ang babautismuhan ayon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. So, if the church administers water baptism in behalf of the Lord or on behalf of the Lord, sinasabi po ng iglesia sa isang binautismuhan na kaluluwa that he is already in saving union with Christ. At madali lang po, malinaw. It is easy to say. Malinaw, madaling makita po natin that no one who gives credible evidence of faith and repentance, it is easy to see na sasabihin ng iglesia na wala talagang makakapag-pronounce ng infallible pronouncement ng isang tao ay Christian na dahil ang Diyos lamang ang nakakakita sa tunay na kalagayan. Yun ang pinaka-safe na sasabihin. Although sinisikap natin gawin sa membership interview, kaso meron talaga, kaya nga merong na-excommunicate eh. Dahil sa ating pagtanggap sa kanya sa membership interview, very plausible yung conversion testimony, and then it will be discovered later na wala palang bunga. Namumuhay pala sa kasalanan, kaya merong excommunication, merong church discipline. So, it is easy to see how the church may say that no one who gives credible evidence of faith and repentance is truly 100% na totoo, but it is not easy to see how the church may say na ang isang infant ay tunay na mananampalataya at tunay na disciple sa ating Panginoon. So, talakayin po natin ngayon ang example of water baptism sa natitirang 15 minutes or a little bit more sa ating pag-aaral sa umagang ito. Examples of New Testament baptism na matatagpuan po natin sa Biblia, of course. Ano po ang sinasabi ng Mark chapter 16 verse 16? Mark chapter 16 verse 16. Ang sabi po dito, ang sumasampalataya at mabautismuhan, very closely linked together yung believe and baptize. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ano po ang napapansin po natin? At yung parallel passage na binasa natin kanina, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Malinaw na closely linked together ang believe and baptize. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, at dahil dyan, siya po ay babautismuhan. Now, following the resurrection of the Lord Jesus Christ from the grave, binigyang utos ng Panginoon ang kanyang mga disciples na i-proclaim ang Ebanghelyo sa buong mundo. At yung mga naging disciples, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga tumugon sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pagsisisi at pananampalataya, sila po yung ibabaptized. Baptism is only for the disciples. Nothing is said about baptism for infant children in the Bible. At malinaw na naunawaan ng mga apostles ang Great Commission. Kaya kung tunghayan po natin yung practice sa Book of Acts, practice ng water baptism, malinaw na believe, baptize. Magkasunod talaga. Believe, baptize. Hindi yung baptize as infant and then later magiging believer as adult. Kung pansinin po natin ang water baptism sa Book of Acts, Acts chapter 2 verse 41. So mag-survey po tayo dito. Acts chapter 2 verse 41. Ang sabi po dito, kaya't ang mga tumanggap ng kaniyang salita ay binautismuhan. Sino po ang binautismuhan? Yung mga tumanggap ng kaniyang salita, yung mga nanampalataya. At nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. So masasabi ba natin sa infant na, okay infant, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, gayong ikaw ay tumanggap sa salita ng Diyos? But that's illogical. Hindi talaga siya
totoo. Acts chapter 8 verse 12. Ano ang patungkol sa kay Philip? Acts chapter 8 verse 12. Sabi dito, ngunit nang naniwala sila kay Filipe, ano nangyari nung naniwala sila kay Filipe sa gospel na pinoproclaim ni Philip? Na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesus Kristo, nang sila ay naniwala, sila ay nabautismuhan. Mga lalaki at mga babae. So bakit sila binautismuhan? Dahil sila po ay naniwala. Acts chapter 8 verse 36 and 37. Although wala ito sa ibang manuscripts ang verse 37, pero marami ding manuscripts na naglalaman ng verse 37. And it's not contrary to any passage of the scriptures. Ang sabi dito sa verse 36 and 37, sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng yunoko, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Filipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesus Kristo ay anak ng Diyos. Iniutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Filipe at ang yunoko sa tubig. Lumusong, that is an indication na malalim. Immersion. At binautismuhan siya ni Filipe. Kuha po natin, that's lumusong. So, tama yan, lumusong. So, malalim ang tubig. And then, kung sumampalataya ka ng buong puso. So, it's believers only baptism po, mga kapatid, mga kaibigan. Huwag na po nating baguhin po ang tenor. Kinukomplicate kasi natin yung mga bagay-bagay eh. It's really believers baptism. Nang sila ay sumampalataya, sila ay nabautismuhan. Acts chapter 18 verse 8. Acts chapter 18 verse 8. Ang sabi dito, at si Crispo, ang pinuno sa sinaguga ay nanampalataya sa Panginoon kasama ng kanyang buong sambahayan. At marami sa mga Korinto, sa mga taga-Korinto, dahil sa pakikinig kay Pablo ay nanampalataya pagkatapos noon at nabautismuhan. So, it's belief, it's faith, and then baptism. Believers only baptism. Sa bawat example na ito ng water baptism sa Bible, explicit po na kinoconnect ang intelligent and positive response to the preaching of the gospel. Intelligent and positive response to the preaching of the gospel of Jesus Christ and the practice of water baptism. Connected. Connected talaga. So bakit pa natin ipilit talaga yung infant baptism, no? That's a faulty understanding of the covenants. And itong practice na ito ay hindi po salungat sa practice ni John the Baptist, who was the very first Reformed Baptist, by the way. No, that's only a joke, ha? If you want to know the answer, itanong niyo sa akin mamaya. Siya yung pinakaunang Reformed Baptist. Okay, that's only kidding. Si John the Baptist, 'di ba, ipakita niyo muna yung pagsisisi ninyo bago bautismuhan, kaya nagalit siya nung mga Pharisees ay pumunta doon. Now, to be fair, sa lahat ng example ng New Testament sa baptism, ang kanilang kaunting molehill, di ba, building a castle on a molehill, mga nagpapatayo ng castle sa punso, doon nila ikinakapitalize yung molehill. Gusto lang magpatayo ng castle of infant baptism. Kasi sa Bible, meron kasing tinatawag na household baptisms na binautismuhan siya at yung kanyang buong sambahayan. Kaninong mga household baptisms ang nakatala sa Bible? Kay Cornelius, Acts chapter 10, verse 47 and 48. Pakinggan natin, basahin natin. Household baptisms. Acts chapter 10, verse 47 and 48. Ang sabi po dito, maari bang hadlangan ang sinuman or maari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap
ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Sino ang babautismuhan? Yung tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos siya'y pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. So, it is mentioned here na si Cornelius at ang kanyang sambahayan ay bininyagan. Si Lydia din sa Acts chapter 16, verse 14 and 15. Please turn there. Acts chapter 16, verse 14 and 15. Household baptisms. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismuhan na, kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin, okay, kasama ang kanyang sambahayan. And then yung Philippian jailer, Acts chapter 16 verse 33, ang sabi dito, sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. And take note, anong oras po ito? Anong oras ito yung sa Philippian jailer? Madaling araw. Kasi nagkalindol, 12 midnight silang umawit ng mga himno, si Paul at saka si Silas. And then nagkalindol, di ba? And then the rest is history. Sa gabing iyon, binautismuhan ang Philippian jailer, pati ang kaniyang household. So ito yung tatlong household baptisms na binanggit sa Bible. At ang kanilang paliwanag dito, di ba pastor, sa household, hindi naman natin maipagkakaila na may mga sanggol din doon sa household. So building a castle on a molehill. Minamagnify nila itong mga household baptism at pinipresume kahit hindi naman kasama sa passage, hindi naman explicit na sinabi na may mga sanggol. Pero nagdideduce sila, nag-assume na may mga sanggol. So, yun ang kanilang ginagamit as a justification for water baptism. Huwag po tayong mag-presume. At pangalawa, kung tayo ay mag-presume, safe din tayo na mag-presume na meron bang sanggol na ilubog sa tubig madaling araw? Anong mangyayari sa sanggol na yan? Madaling araw, household of the Philippian jailer. So kung i-insist natin na may sanggol doon, after nating sabihin sa sanggol na yan na nanampalataya ka ba, and because of that, I baptize you, tapos ilubog yung sanggol sa tubig. Because that is what baptism means. Baptizo, meaning to say, to immerse. So wala po. Kumbaga, that's building a castle on a molehill. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Huwag nating i-insist na ang baptism ay para sa mga sanggol dahil hindi po. Safe at malinaw at consistent sa New Testament practices of water baptism, ang adult believers only baptism. At sinasabi dito sa itong mga members ng household na ito, sinasabi ng Acts chapter 10 verse 48, sila po ay nabaptize dahil sila ay nanampalataya. Acts chapter 10 verse 48, binasa natin kanina. Ang sabi po dito sa verse 48, remember, tumanggap sila, nakatanggap sila ng banal na Espiritu. Ang sabi dito, at kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo pagkatapos siya ay pinakausapan nilang manatili ng mga ilang araw. Sino sila? Atras tayo sa verse 33. Sino sila yung nabautismuhan, household baptism? Sila yung, kaya't agad kitang ipinasundo at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon, kaming lahat ay narito sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. So sino itong members ng household na ito? Sila yung nakapakinig ng lahat ng mga bagay na inutos ng Panginoon kay Pedro na sabihin sa kanila. And then verse 44, sino pa itong members ng household ni Cornelius na binautismuhan? Verse 44, samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita.
You see? Sino-sino itong members ng household na ito? Sila yung nakapakinig at sila yung sa kanila bumaba ang banal na espiritu. So bakit ba natin i-insist na, di ba sa isang household meron namang sanggol? Well, the description is clearly stated. They were those who heard the preaching of Peter and they were those who were recipients of the Holy Spirit, of the gift of the Holy Spirit. At sila lamang ang binanggit sa verse 47 and verse 48 na binautismuhan. Na-experience nila ang pagbaba ng banal na espiritu. And then they also spoke in tongues. Kung ating basahin ang verse 44 hanggang sa verse 47, that was an indication noong araw na natanggap nila ang banal na espiritu. At ang experience ng household baptism sa pamamahay ni Cornelius, kinonect ito sa chapter 11 verse 17 ng pananampalataya. Kinonect sa pananampalataya yung baptism na yon. Acts chapter 11 verse 17. Ang sabi po dito, kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, referring to the Gentiles, household of Cornelius, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? So Peter, speaking in behalf of the Gentile converts sa household ni Cornelius. So sinabi ni Peter na sila ay nakatanggap ng banal na espiritu, gaya din natin pagkatapos nating nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So you see, there's a connection between faith and baptism and the receiving of the Holy Spirit. Sa kaso naman po ng Philippian jailer, explicitly na sinabi po na si Paul at saka si Silas, anong sinabi sa Acts chapter 16 verse 32? They spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. Kaya sino yung binaptismuhan sa verse 33? Sila yung nakapakinig sa pangangaral ni Pablo at saka ni Silas. And that the jailer rejoiced, having believed in God with all of his household. Yun ang sinasabi ng verse 34. Having believed with God, believed in God rather, with all of his household. So, ang isang miyembro ng family, yung Philippian jailer, ay nakapakinig at nanampalataya gaya ng kaniyang household. And because of that, they were baptized. Kaya kung i-evaluate po natin ang New Testament examples ng water baptism, iisa lamang po ang conclusion, mga kapatid, mga kaibigan. Those who do actually profess repentance towards God, faith in, and obedience to our Lord Jesus are the only proper subjects of this ordinance. Ang mga believers lamang, those who do actually profess faith in Jesus Christ, they alone are to be the proper subjects of the ordinance of water baptism and Lord's Supper. End of the argument. Meron pa po tayong mga questions related to this. Walang matibay na batayan ang paedobaptism. Infant baptism. Kahit sa ang angulo ng Biblia natin titingnan sa covenants, kaya nga tinawag na new covenant dahil hindi katulad noong old. Yung old kasama lahat ng pati sanggol sa old covenant. Kaya ito ay new dahil hindi siya yung old. So kung covenant theology ang ating titingnan, hindi rin uobra ang paedobaptism. At kung New Testament examples of water baptism ang ating titingnan, malinaw na ang baptism ay closely linked with faith in the Lord Jesus Christ. At para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, kahit ilang beses ka pang nabautismuhan, kaibigan, huwag mong ipagmayabang yung baptism mo nung sanggol ka. Walang saysay yun. Walang saysay. You have to repent of your sin. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Nasa ilalim ka ng puot at galit ng Diyos. Hindi mo kayang linisin ang kaluluwa mo.
Tanging si Hesukristo lamang ang Diyos at tagapagligtas ng mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Papaano? Siya ang sumunod sa batas ng Diyos 100% in behalf of sinners na nampalataya sa Kanya, at siya ang nag-alay ng handog doon sa cross ng Kalbaryo. Ang kanyang dugo ay pinadanak. For what purpose? Upang tubusin ang lahat ng kanyang mga tao. Na kay Kristo lamang ang kaligtasan. Magsisi ka sa kasalanan mo, manampalataya ka kay Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Tanggapin mo na ang ginawa ni Kristo doon sa cross ay sapat na. Hindi mo na kailangan pang dagdagan kahit anumang ritual. Yun po ang totoo. Lumapit ka kay Kristo at ikaw ay maligtas. Your water baptism can never do anything to you sa kaluluwa mo. Tanging ang tugon ng puso mong nagsisisi sa kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Now, gawin mo na ito ngayon, kaibigan, baka bukas ay huli na ang lahat. Kung wala nang tanong, tayo po ay manalangin at ihanda po natin ang ating mga sarili para sa panambahan natin sa 10:15. Salamat o Diyos sa mensahe ninyo sa Sunday School, at naway tinanggap namin ito ng may pagpapakumbaba sa aming puso. Hindi namin pwedeng i-modify ang malinaw na nakasaad sa Biblia. Kung i-insist namin ang isang bagay na walang batayan sa scriptures, ay nagmamatigas lamang ang aming puso. Nawa po ang mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, ay hipuin ninyo sila ngayong umagang ito, ipakita ninyo sa kanila ang kanilang kasalanan, ang kanilang karumihan, at ipakita ninyo sa kanila na na kay Kristo lamang ang tunay na kapatawaran, kaligtasan, kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen.